us on a stormy sea. Oh, lift your child as a beacon light to the port where I fain would be. Thank you.
Magsitayo na po ang lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at bagong himala ng Diyos ngayong bagong buwan. Sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami makasamba sa iyo ng may loobing taimtim na totoo at kami rin away magmahal sa aming kapwa-tao nang may damdaming ibinubunsod ng iyong Espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikotanggalin ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Anak, huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin ninyo ang lahat bilang pagtutuwid ng isang ama sapagkat ito'y nagpapakilalang kayo'y inaari ng Diyos na kanyang mga anak. Sinong anak ang hindi itinutuwid ng kanyang ama? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis.
Ngunit pagkaraan niyon, lalasap tayo ng kapayapaang bunga ng matuwid na pamumuhay. Kaya't palakasin ninyo ang inyong lupaypay na katawan at tipunin ang nalalabi pang lakas. Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi tuluyang mapilay, kundi gumaling ang paang nalinsad. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag talikdan ninuman sa inyo ang pag-ibig ng Diyos. Ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at magkagulo at makahawa pa sa iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Panginooy, papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ika'y aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Alam niya na alabok yaong ating pinagmulan. Alam niyang babalik din sa alabok kung mamatay. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay tunay na walang hanggan sa sinuman sa Kanya'y may takot at pagmamahal. Ang matuwid niyang gawa ay wala ring katapusan. Iyaong nagtatamo nito'y ang tapat sa Kanyang tipan. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa bayan mong nagmamahal. Magsitayo na po ang lahat. Nang kabilang sa aking kawan, ako'y kanila susundan. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilandin.
Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. At nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang 1 ng Pebrero, unang araw ng bagong buwan. Kaya palakpakan, pasalamatan muna natin ang ating Panginoon sa isang bagong buwan na nagsisimula at ibinibigay sa atin. Tulad nga ng sinasabi ng mga kapatid nating tindero, tindera, dapat maganda ang Buena Mano, unang araw, unang oras. At tulad ng sinabi ko kahapon, wala nang iba pang gaganda at bubuting paraan para simulan ang isang bagong araw, kundi ang magsimba. Simulan natin lagi ang lahat kasama ang Diyos at para sa Diyos. Naalala ko, ang ganda ng ating pagbasa ngayon tungkol po sa pag-uwi ni Kristo sa kanyang sariling bayan. Sabi nga, wala nang hihigit pang lugar kundi ang ating bahay. Kaya may mga tao, ano yung kasabihan natin? Pag dumadayo, pag pumupunta sa ibang lugar, hindi kagad makatulog, hindi kagad makakain dahil namamahay. Hinahanap mo pa rin yung higaan ninyo. Kahit sa sahig ka lang nakatutulog, kahit sa upuan ka lang natutulog, kahit luma ang sapin ng kama, kahit kulang ang unan, basta nasa loob ka ng bahay, basta kasama mo ang pamilya, komportable ka. Kami pong mga pare, yan ang isa sa mga hinahanap-hanap din namin. Kapag kami po ay nagkakaroon ng oras para umuwi at dumalaw, iba pa rin ang luto. Yung nanay ko, nung minsan, alam nyo mga nanay, lalo na nanay, ganyan. Pag nalaman ng isang magulang ang paborito ng anak, yun at yun ang kanyang binibigay. Dati ho, paboritong paborito ko, adobong atay ng manok. Anong nalaman ng nanay ko? Tuwing dadalaw ako, laging may adobong atay ng manok. Isang araw pag-uwi ko, bukod doon may ibang ulam. Sabi ko, wow, may sinigang. Sabi niya, hindi sa'yo yan, sa kanila yan. Ito sa'yo, adobong atay ng manok. Sabi ko, ma, kumakain din naman ako ng ibang ulam. Kasi ganyan ang magulang. Pag nalaman din niya kung ano ang gusto mo, paborito mong kulay, paborito mong kinakainan, yun ang lagi niyang ibibigay. Dahil ang gusto niya ay yung ikaliligaya mo rin. Kaya pag kami umuwi ng bahay, iba rin ang pakiramdam. Ngunit, iba ang eksena sa ebanghelyo natin ngayon. Pag-uwi ni Kristo sa kanyang sariling bayan, ano ang naramdaman niya? Hindi pagtanggap, hindi pagkilala. Eh sino ba yan? Eh di ba anak ng karpintero lang yan? Diyos ko, eto na ang inyong mga tsismosong kapitbahay. Ang inyong mga tsismosong kamag-anak. Akala mo kung sino? Alam namin kung saan galing yan. Eh di ba anak lang yan ni ano? Kapatid niyan si ano? Mga kapatid, lagi nating tatandaan, mas kilala ka ng Diyos, mas tanggap ka ng Diyos. Walang sino man ang pwedeng
mag-define, magbigay ng definition kung ano at sino ka maliban sa Diyos lamang. Naririnig natin lagi, everything begins at home. Nagsisimula ang lahat sa bahay, sa pamilya. Pero sana kung may dapat magsimula sa pamilya, ito ay ang bawat kabutihan na magagawa natin sa buhay. Dapat sa pamilya, sa bahay, nagsisimula ang pagtulong, ang pagbibigay, ang pagmamahal, ang pagpapatawad. Huwag nating hayaang magsimula sa pamilya, sa bahay, ang inggitan, ang pagyayabangan, ang kadamutan, ang siraan. Ito ang bantayan natin bilang isang pamilya na masira tayo dahil lang sa pera, dahil lang sa inggit, selos. Araw-araw ipagdasal natin na sana ingatan ng Diyos ang pagsasama ng ating pamilya. Wala yan sa haba ng oras lamang na inilalagi natin ng sama-sama kahit tayo ay magkakalayo, physical na magkakalayo, kung ang ating puso ay nagkakaisa, kung sa dasal nagkakaisa, hindi imposibleng mabuo ang pamilya. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ipagdasal po natin sa Diyos na sana iligtas niya ang bawat miyembro ng ating pamilya sa anumang tukso na sisira sa ating pagsasama. Ilayo niya ang bawat isa sa anumang tukso na wawasak ng ating mabuting pagsasama. At araw-araw, ipakiusap natin sa Diyos na laging magsimula sa loob ng bahay, sa loob ng pamilya, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kaligayahan. Everything begins at home. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan. May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ang ating pong itutugon, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos nang may katapangan at isabuhay ito nang may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano naway maging maalap sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at iyong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Sa natatanging paraan, isama po natin sa ating mga dasal sa misang ito ang tatay ni Father Robert, ang paring kasama natin dito sa simbahan. Ipagdasal natin ang kaluluwa ng kanyang ama, ni Carlito Arellano Sr. na pumanaw kahapon.
Naway tanggapin niya ang kapayapaan, kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Ipagdasal din natin ang pamilya ni na Father Robert habang sila ngayon ay dumadaan sa isang matinding pagsubok. At ipagdasal natin ang lahat ng mga taong nangangailangan ng ating panalangin. Ama naming mapagmahal, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ngayoy aming inihahanda sa hapag na ito ng iyong dambana, ay iyong tanggapin at gawara ng pagpapala upang mapagsaluhan namin ang kaligtasan mong ginawa sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likain ang sandibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Yesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin si Carlito Arellano Senior at ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating kamag-anak at mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, suma sa langit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, huwag tayong matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo. Ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo po sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Oh.
Announcements. Bukas po, February 2, 2023, ay ang kapistahan ng pagdadala kay Jesus sa templo o mas kilala bilang Fiesta ng Candelaria. Ang araw na ito ay araw ng pagbabasbas ng mga kandila. Tanda na si Jesus na ating manunubos ang siyang dakilang liwanag. Ang lahat po ay inaanyayahan na magdala ng mga kandila at sa bawat misa na gaganapin ay magkakaroon po tayo ng pagbabasbas. Ang lahat din po ay inaanyayahan sa ating Healing Mass and Service bukas, February 2, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makaisa po tayo, maraming salamat po. Pinapaanalahanan din po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agaran na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan ng lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinaupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang po na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong kinaupuan bago po kayo lumabas ng simbahan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsipakinabang sa piging ng aming kinamtang kaligtasan ay humihiling na iyong bigyang kaunlaran sa pananampalatayang wagas kailanman sa tulong ng panubos na ngayon iyong bigay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ngayong araw ding ito, ipinagdiriwang ng ating simbahan ng Quiapo ang 35th anibersaryo ng pagtatalaga dito bilang minor basilica. Palakpakan natin ang ating Panginoon sa biyaya na itong ibinigay sa atin. Mamaya po, 12:15 ng tanghali ang ating concelebrated mass na pamumunuan ni Bishop Emeritus ng Novaliches, Bishop Tobias. Kayo po ay aming iniimbitahan din makisa, makasama namin sa pagkapasalamat sa Diyos sa ibinigay niyang ito. Pero ang titulo ng minor basilica ay hindi lamang natin dapat ipagpasalamat, kundi ito ay dapat nating patunayan. Ang simbahan ng Quiapo ay isang simbahan na binubuo ng bayan at pamilya ng Diyos. Nagbibigayan, nagtutulungan, nagmamalasakitan. Pagpalain po ang inyong pamilya ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ng pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesús Nazareno.
sumasamba ka namin, inipinduno ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, magsiyo po muna po ang lahat. Maaari na pong lumabas ang mga nasa kaliwang bahagi po ng ating simbahan. Maaari na rin pong tumayo at lumabas sa mga nasa kanang bahagi ng ating simbahan. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsunod at pakikiisa.